Kung sa ibang bansa, ang uso ay mga van na ginagawang camper at mga bus na kinoconvert para maging bahay, para maglibot-libot sa buong bansa at makatipid sa pagka-travel. Dito naman sa amin ay jeepney ang pinili namin. Maliban sa mas malaki ito kumpara sa van, ay gusto rin naming magkaroon ng sariling pagkakakinanlan ang van life dito sa ating bansa. Habang nililibot namin ang Pilipinas, ay gusto rin kasi namin na maisama ang pamilya namin at mga taong mahalaga sa amin. At minsan, meron kami mga kaibigan na bumibisita dito sa aming jeep na ginawa naming bahay. At ngayong araw nga, ay meron tayong tatlong bisita. And dahil nagkataon na medyo masama ang panahon at maulan sa labas, ay dito na muna kami sa sala ng bahay jeep magkikwentuhan at magpapalipas ng oras. Ngayong umaga mga kalibot ay si Mami ang magluluto ng almusal natin. Magluluto siya ng fried rice with gulay, mushroom at beef loaf. Isa to guys sa kinaganda ng kusina namin sa loob ng bahay jeep. Kapag meron kaming cravings ay madali lang lutuin at di na kami gagastos ng malaki dahil kami na rin ang nagpe-prepare. There's a new day to take away your sorrow and the old ways get washed out by the rain. Dito nga pala kami natulog kagabi, sa gitna ng napakagandang islang to habang napapalibutan kami na nagkagandahang mga puno. Mga kuliglig na nagpapahiwatig na ikaw ay nasa gitna ng kagubatan sa buong magdamag. At pagsapit ng umaga ay ginising naman kami ng mga ibong nag-aawitan at malalanghap mo rin ang kakaibang simoy ng hangin na sa tabing dagat mo lang mararanasan. If you give up the fight, if only just for a bit. So ngayon mga kalibot, kaya naman tayo. Kaya kasama natin ulit si Kay Raymond from, saan ba galing? Bulacan? Paranaque? Bulacan. So mula Paranaque mga kalibot, bumiyak si Kay Raymond para Bulacan kayo. Bulacan pala. Para sumasama ulit sa atin sa paglilibot natin dito sa Eastern Samar. Kasama din natin sila Kuya Will. And kasama rin natin sila Kuya Will. Saka si Ate Carms. Yan o. Pasok. Di nila kaya tayong iwan. Sumama pa rin sila sa atin dito. So dahil marami tayo dito ngayon. Standing. Dito na lang ako sa wato. Ano, santok na to? Ano, wala namang plato. Si Ate Alpa. Ate Carm. Wala yung nasa chico. Dito kami sa kwarto kasi matangin yung extended family. Tayo mga put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment, can we stay here forever, I'm loving this moment, can we stay here together. Mga kalibot, bumili kami ng electric pan. Kasi give up na yung iba nating fan. Dati pala mga kalibot ay puro 12 volts lang na electric fan ang gamit namin.
Bale, meron kaming tatlo sa kwarto, isa sa kusina, isa sa CR, at tatlo naman sa sala. And dahil summer na ngayon at mainit na ang panahon, nag-decide kaming magdagdag ng electric fan na mas malakas. Kaya bumili kami ng 220 volts na stand fan. Hindi na kayo mag-aagawa ng... Oo, tapos bawal gagalawin. Bawal na galawin. Sukat nyo na ganyan lang yung Hindi na pwede yuhu. Para saan yung electric pa na yun, Mir? Yan, sa sala. Yung... Kala ko ba iaangat mo? Baka magsiagawa na sila sa ano, pag tatlo na electric pa sa taas. Nandun na sila lahat, no? Nandun na sila lahat. Ang lamig na eh, kagamit. Siti ko. Kala niya, kaya niya eh. Mami. Sige, anong march ano? Naglilinis ng kusina natin. And dito guys sa kwarto namin ay nagpapahinga si Jace kasi medyo masama ang pakiramdam niya. Bali, marami nga pala kaming gamit na bagong dating ngayon. Yan yung mga pinasabay namin kay Kuya Raymond mula sa Cavite. Masyado kasing mahal kapag pinadala pa namin sa courier. And dahil meron naman siyang dala na 4x4 pickup, ay pinasabay na lang namin para medyo tipid. And nandito nga pala kami ngayon lahat guys sa loob ng bahay jeep dahil medyo maambon sa labas. Okay lang yan kahit masama ang panahon. Ang mahalaga ay sama-sama kami at masaya nagkikwentuhan. Ganyan naman talaga ang panahon dito sa paglilibot namin sa Pilipinas. Hindi lahat aayon sa ganda ng panahon. Pero okay lang yan. Tamang kwentuhan lang dito sa loob ng jeep at konting tawanan, goods na yan. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? Two hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. Dahil umabot na nga ang gabi at tuloy-tuloy ang ambon kanina, ay hindi na kami nakapamalengke. Kaya nagdesisyon na lang kami na maghanap ng makakainan para sa hapunan namin. Dito pala kami sumakay sa likod ng pickup ni Kuya Raymond. At ngayong gabi nga mga kalibot ay dito kami kakain sa Rider's Plate. Dito lang yan sa labas ng Minasangay Nature Park kung saan kami nagka-camping. Nakausap namin yung may-ari at ang sabi niya, kaya daw Rider's Plate ang name ng resto nila ay dahil mahilig sila mag-rides ng asawa niya. Solid nga pala guys ang mga pagkain nila dito. Sobrang sarap ng sisig at baby back ribs nila. Pero para sa akin, the best yung chapsoy nila. Lord, thank you po sa blessing na natanggapin namin. Pala nito na gusto niyo po kami balikin sa aming maraming beses na maging kalakasan ng aming mga pangalaman, maging Panginoon, mga owner ng restaurant na ito, restaurant, ito ang mga para sa akin na and God bless po sa akin na ito. Maraming salamat. Pagkatapos nga namin kumain ay babalik na muna kami sa Minasangay Eco Park and Resort.
Dito na muna kami magpapalipas ng gabi at bukas ng umaga ay tuloy na ulit ang biyahe natin papunta sa bayan ng Giwan. Nagbayad lang kami ng 20 pesos para sa entrance fee at libre naman daw ang mag-parking dito. Napakatipid nito para sa mga travelers. Kung meron kang dalang sasakyan at hindi ka maselan sa matutulugan, sa halagang 20 pesos lang ay makakapagpahinga ka na ng payapa. Dahil sa labas nito ay meron naman mga naka-duty na guard na nagbabantay ng lugar. At sinasara rin nila ang gate ng Eco Park na ito. And dahil medyo masama pa rin ang panahon, medyo maambon pa rin sa labas, ay dito na muna kami tatambay sa sala ng bahay jeep natin. Kayo Kuya Will, di kayo mag-yelo? Ay, iba talaga pag si Kuya Will. Si Kuya Will po nagaya nito ha, wala po kami kinalaman. Isa lang naman to kaya okay lang. Oo, oh, okay siya. Hindi naman siya yun. Hindi naman to daily. Ikaw? As in rare nga. Sino ang mag-yelo? May baong alak si Kuya Raymond kaya ito na muna ang iinumin namin ngayong gabi. Ang sarap sa pakiramdam na kasama ko sa loob ng maliit na bahay na to ang mga taong mahalaga sa akin. Pati na rin ang mga taong nakilala namin habang nililibot ang buong Pilipinas. Mga taong naging parte na rin ng pamilya namin. Mga taong hindi namin makikilala kung hindi namin sinimulang to pa rin ang pangarap namin malibot ang buong Pilipinas. Mga tangalangala. Dito mga kalibot, makikita nyo nasa ilalim yung mga apo ko. Si Citrin, sabon nila bagong bili ko. Yung plate sa loob, mas maraming. Tinanggal ko mas maraming plates. Nanak ko. Ito yung magiging bed ni Jace. Malambot to. Dito sa kwarto namin mga kalibot ay inayos na nga ni Mami ang magiging higaan namin. Tapos may cliffhan tayo. Gamit ang ating thunder box. Yun ang magpapower dyan. Sarap. Kahit tingnan mo na ako magsara ng pinto, okay lang. May mga guards dyan. So ngayon guys, tapos na tayong magpintuhan. And toothbrush muna tayo. Si Jace nakalatag na dito. Dito yung higaan niya. Oo, kaya. Papakita ko sa iyo yung tulugan setup namin lahat. And dito kami guys sa kwarto ni Mami Marutulog. Inayos niya lang yung electric fan namin. And sa taas mga kalibot, si Tico saka si Ramir. Ka tayo. Dito sila guys sa tent. Ayan si Tico. And ayan naman guys si Ramir. So dito sila matutulog sa rooftop tent natin. So maluwag pa dito guys, oh. Asya pa dito isa or dalawa. And dito guys si Kuya Raymond. Dito siya matutulog sa dala niyang Hilux. Silipin natin. Ayan guys si Kuya Raymond tulog na. And dito naman tayo sa loob ng jeep natin. So yan, si Ate Carmi. And dito si Kuya Will. Tapos dito mamaya si Chris sa gitna. Si Jace na sa kusina natin. Good night guys. Good night.
So si Pacman mga kalibot nandito. Si Chris kasi kanina mag-usap niya pa yung bebe niya. Sabi niya si Pacman. Chris, doon sa sala. And dito si Mami nanonood ng vlog natin. Hindi ko pa napanood dito. So good night na muna niya sa good night na muna sa inyo guys. Tulog na muna kami. Kita-kits tomorrow. Take you out, show you the time of your life. I wanna figure out what it takes to give you everything you desire. I wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. I guess that this is what they call love. Baby, you've been driving me crazy for so long now. I've been waiting on the sidelines, praying for money guys. Eh, bago na tayo. Daddy, good morning. Good morning, Garnet. Saan si Trin? Trin. Good morning, Jace. Siya na kaya yung isa? Eh, nandito na yung isa, oh. Kalibot ay gubiyahe na tayo papunta sa Giwan, Eastern Samar. At yan ay 81 kilometers mula dito sa bayan ng Balangkayan. Si Chris ay magmomotor, si Kuya Will at Ate Carms ay magmomotor din. Yung iba sa amin ay sasakay sa pickup ni Kuya Raymond at ang iba naman ay sa loob ng bahay jeep natin. Sarap sa pakiramdam na marami kami ngayon sa paglalakbay namin. Feeling ko ay mas safe kami at mas kaya naming harapin kahit ano pa mang pagdaanan namin. Masarap isipin na sa ngayon ay meron kaming dalawang tatay sa loob ng bahay jeep, si Kuya Will at si Kuya Raymond.
Yan na nga mga kalibot, nagkaroon na nga kami ng problema. Humina ang preno ng bahay jeep natin. Buti na lang at naitabi ni Ramir at walang masamang nangyari. Nabutas daw ang tubo na dinadaanan ng brake fluid kaya sobrang hina ng preno natin. Buti na lang at marami tayong baon na brake fluid. Buti na lang din at kasama natin si Kuya Raymond na maraming alam sa sasakyan. At buti na lang din at kasama natin si Kuya Will na isang electrician at may mga alam din sa sasakyan. Nilagyan muna natin ng brake fluid para may takbo pa rin at para madali na rin natin sa mekaniko. Bumiyahe na nga kami ng dahan-dahan para maghanap ng mekaniko at para maayos ang bahay jeep natin. Nais naman agad ang bahay jeep natin at nakilala pala namin si Kuya na merong tato na buhok sa ulo niya. Ayos tong buhok ni Kuya guys, hindi na kailangan pumunta ng barbero. And habang inaayos nga ang bahay jeep ay pumunta muna kami ni Mami sa palengke para bumili ng ulam namin mamayang tanghali. Sa bagay, dyan ka masaya. 120. Sige. 1 kilo din. Hindi, mga... Nang peraso. Ano kami eh. 4 na peraso. Sige. 130. Isa pa. It's trouble by trouble by trouble by trouble. Pagbalik nga namin ay naayos na ang preno ng bahay jeep. Ngayon naman ay maghahanap na muna tayo ng mga parkingan na may lilim para magluto ng pananghalian natin. At pagtapos kumain ay didiretso na tayo papunta sa bayan ng Giwan. At tuloy na ulit ang biyahe natin para libutin ang buong Pilipinas. That you ain't.